Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Isang kabanata. Malapit na si Jesus sa Jerusalem at natatanaw na nila ang mga bayan ng Bethphage at Bethania. Nang malapit na sila sa bundok ng mga olibo, pinauna ni Jesus ang dalawa sa mga alagang at sinabi sa kanila, "Pumunta kayo sa susunod na nayon. Pagpasok ninyo ay makikita ninyo ang isang bisirong asno na hindi pa nasasakyan ni Juan. Kalagan ninyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinakalagan yon, sabihin ninyong yon ay kailangan ng Panginoon at ibabalik din naman ninyo agad." Kaya't lumakad ang dalawang alaga at nakita nga nila ang asno sa tabi ng daan. Nakatali ito sa may pinto ng isang bahay. Nang kinakalagan na nila ang hayop, tinanong sila ng ilang nakatayo roon, "Bakit ninyo kinakalagan yan?" Sumagot sila gaya ng biling ni Jesus at hinayaan na silang umalis. Dinala nila kay Jesus ang bisirong asno at matapos isabihin sa likod nito ang kanilang mga balabal, sumakay si Jesus. Marami ang naglatag ng kanilang mga balabal sa daan, samantalang ang iba na may pumutol ng madadahong sanga ng kahoy at iyon ang kanilang nilatag sa daan. Ang mga tao sa unahan at hinihan ni Jesus ay sumisigaw ng ganito, "Hosanna! Pagpalain nawa ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Pagpalain nawa ang malapit nang itatag na kaharian ng ating amang si David. Purihin ang Panginoon." Pumasok si Jesus sa Jerusalem at nagtungo sa templo. Pagkatapos niyang makita ang lahat ng bagay doon, lumabas siya at nagbalik sa Bethania kasama ang 12 sapagkat gumagabi na noon. Kinabukasan, nang pabalik na sila mula sa Bethania, si Jesus ay nakaramdam ng gutom. Nakita niya sa di kalayuan ang isang malagong puno ng igos. Nilapitan niya ito upang tingnan kung may bunga. Dahil hindi pa panahon ang igos noon, wala siyang nakita kundi mga dahon lamang. Kaya't sinabi niya sa puno ng igos, "Wala nang makakakain pa ng iyong bunga." Narinig yun ang kanyang mga alaga. Pagdating nila sa Jerusalem, si Jesus ay pumasok sa templo. Ipinagtabuyan niya ang mga nabibili at nabibili roon. At ipinagtataob niya ang mga mesa ng mga namamalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng kalapangan. Pinagbawalan din niyang tumawid sa patio ng templo ang mga may daladalahan at pinagsabihan ng mga tao ng ganito, "Nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa.
ngunit ginagawa niyo itong yungib ng mga magnanakaw. Narinig ito ng mga punong pari ng mga Hudyo at ng mga tagapagturo ng kautusan. Buhat nooy, humanap na sila ng paraan upang paipapatay si Jesus. Natatakot sila sa kanya dahil humahanga ang lahat sa kanyang turo. Pagsapit ng gabi, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay muling lumabas ng lungsod. Kinaumagahan, pagdaan nila'y nakita nilang natuyo ang puno ng igos hanggang sa mga ugat nito. Naalala ni Pedro ang nangyari dito, kaya't kanyang sinabi kay Jesus, Guru, tignan ninyo, namatay ang puno ng igos na sinumpa ninyo. Sumagot si Jesus, Manalig kayo sa Diyos. Tandaan ninyo ito. Kapag sinabi ni Numan sa buntok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat, at hindi siya nag-aalinlangan kundi nananalig na ito'y gagawin ng Diyos para sa kanya, mangyayari ang sinabi niya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, ano man ang hingin ninyo sa inyong panalangin, manalig kayong natanggap na ninyo yon at matatanggap na ninyo. Kapag kayo'y tumatayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang patawarin din naman kayo sa inyong kasalanan ng inyong amang nasa langit. Muli silang pumasok sa Jerusalem. Habang si Jesus ay naglalakad sa templo, nilapitan siya ng mga punong pari, ng mga tagapagturo ng kautusan at ng mga pinuno ng bayan. Siya'y tinanong nila, Ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay nito? Sino nagbigay sa iyo ng ganyang karapatan? Tatanungin ko rin kayo. Kapag sinagot ninyo ko, sasabihin ko rin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan na magbautismo? Sa Diyos ba? O sa mga tao? At sila'y nag-usap-usap. Kung sasabihin natin mula sa Diyos, itatanong naman niya sa atin kung bakit hindi natin pinaniwalaan si Juan. Ngunit kung sasabihin naman natin mula sa tao, baka kung ano naman ang gawin sa atin ang mga tao. Nangangamba sila dahil naniniwala ang marami na si Juan ay isang propeta. Kaya't ganito na lamang ang kanilang sagot. Hindi namin alam. Sinabi naman ni Jesus sa kanila, Kung gayon, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung saan galing ang karapatang kong gumawa ng mga ginagawa ko. Thank you.
there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Jesus, Jesus.